Nah, gimas ne. Sausaw ne. Tinola, tinola manok ne. Sabawen. Kailangan ko ng walking. So, dumaan ako dyan sa Bacala. Yan ang Asia Store. Bumuli ako ng papaya. Ano yan? 300 fils. Ano siya? Parang nasa 50 pesos. Balit lang. And, paplan akong magtinola ngayon. So, request ni Mrs. So, bili tayo ngayon ng fresh na manok. Ang ating recipe ngayon ay tinolang manok. Bubili tayo ng buhay ng manok at yun ang kakatayin natin. So, pakita ko sa inyo guys kung meron nga bang buhay ng manok dito. Kasi mas masarap yun guys na itinola. Ayan. So, dito lang, malapit na sa bahay. Kailangan ko na walk sa seaside. Ayan guys. So, pakita ko sa inyo yung likod ng place namin. Ayan. So, meron din ako nakita yun. New Zealand lamb. Ayan, nagmas tayo kasi dumaan tayo dyan sa maraming tao. So, ito yung bilihan namin sa kanto. Buhay ng manok. Ayan guys. Ayan siya. So, pakita ko sa inyo kung anong meron dito. Ayan din yung bilihan ko ng prutas. Para lang din yan. So, ito yung bilihan ng manok. Ayan. Ayan ko sa inyo. Ayan siya. Ubus. Ang daming ubus na. Ayan. Kung sino lang yung manok pa yan. Ayan may mga nabi sila. Ayan mga hugo. Ayan. So ayun guys, ano pinakatay ko na natanggal ko na yung lugo sa pa yung balahibo niya. Ayan sila, nag-refill sila guys. So may mga dumating na 2 boxes ng chicken. So ubos na ko, titignan nyo guys, ubos na ko. Ayan guys. So yung napili kong manok is 1.5 kg. Kinikilo muna bago nila katay. Ito yung katay. Ito rin ako bumibili ng mga Adidas. Saka pala guys dito, bago nila kinakatay, pwede kasalan muna nila kasi nga para maging halal. Yun yung ginagawa nila dito. Ayan, mandar na. So ayan na. So meron na tayong mabiling buhay ng manok pero nakatay na. So ang gagawin ko na lang, tatanggalin ko na lang yung mga naiwan ng mga balahibo. Tapos, kasi ang balak ko dyan, para maulam natin yung mga isaw niya, bituka, tapos yung kanyang Adidas, saka mga lamang loob. Kasi pag pinalinis mo dun, tiyatanggal nila lahat yan. Tapos yung mga isaw niya, hindi mo na makukuha. So sabi ko, tanggalin lang yung balahibo, yung feathers, tapos yung dugo niya. Kasi hindi rin tayo nag-ulam ng dugo. Yan. So masarap ang ulam natin ngayon. As request ni Mrs. Ang tagalan niya sinasabi, mag-ulam tayo ng tinolang manok. Meron din tayong ibang gulay sa bahay. So ihalo na lang natin. Yan. So subaybay niyo guys ang ating pagluluto. Pasensya na sa buhok kasi galing ko ng walking. Basang-basa yung damit. Yan guys. So yan na yung building namin. Yun. Sa tabi ng atas sa building na blue. So matagal na rin kami dito sa place na to. Siguro ano na, 10 years na. So maganda ang mag-exercise sa gantong oras, hindi masyadong mainit. Paghapon kasi kanina umabot ng 47 degrees Celsius. Imagine guys, ang temperature niya umabot ng 47 degrees Celsius. So napakahirap maka-heat stroke kayo pag nag-walk kayo sa ganung oras yung daytime, especially pag noon time. Yan. Tingnan natin guys kung magugustuhan ni Mrs. ang ating ulam ngayon na tinolang manok. Okay. So ito na, dito na tayo sa building namin. Yan. So yan guys, ang building doon. Makikita nyo guys yung itim na nandun sa taas. Naglaba kasi ito ng sapatos. Ang pares ng sapatos. Susunod natin sa pag-travel tayo. So
kamar. May kasi yung mga sapatos. Imagine guys, kanina. Maria, kati ng hilo ko. One shot. Nung laban ko yung sapatos, binabad ko muna sa tubig. Sobrang dumi. Ay, palakarumi ang sapatos na pag di nalalaman. Once in a while pa rin laman, pero huwag lagi kasi masisira ang sapatos. Especially pag ano, yung mga medyo... yung mahal. Ayun guys, hinintay na lang natin yung elevator. Yan, kabilaan. Yan guys, ito na. Okay. Busy ako, guys. Ano expectation mo sa ulam? Masarap. Request mo to, di ba? Mm-hmm. Ako magluto, ikaw? Ikaw. Ako na. O, sige. Wish me luck. Dapat masarap daw ulit. Ayan. Si Mrs. Yan nag-aral. Yung anak ko nandun din. Anak ka! Say hi. Ayan. Nakaligo na? No. Uy, fresh ang baby ko ngayon. No. Tayo sa na. Prepare natin ang ating ulam. Ayan. Saan ka na rin, guys? Ang rice. Yeah. At nagbabalik si Mr. H. Yan na. Guys, ito na yung buhay na manok kanina. Natanggal ko na yung dugo. Tapos yung balahibo. May mga natira pa siyang mga konting buhok-buhok. Yan, linisin natin. Tapos chop-chop natin. Saka natin i-prepare yung other ingredients. Luya, sibuyas, yan, papaya, nababat ko na rin yan sa asin kanina, nahugasan na rin, yan na rin yung kanyang isaw. So, igisa ko muna habang ginigisa ko to, yan, himayin ko na yung malunggay. Yan. So, yan guys, dito rin yung rice wash, yan yung pang sabaw natin. So, magigisa na tayo. Nilagyan ko na ng matika. Sunflower oil tayo yung oil naman dito. Kasi mas healthy daw. Yung ginagawa namin. Ngayon, lagyan natin ang bawang. Ayan.
Sibuyas naman. Hindi tayo maluto yung manok. Hinimay natin ito. Malunggay. Ito malunggay guys. Ano siya? Yan o. 250 fils siya. Parang nasa 50 pesos. Yan o ha. 2, 4, 6, 8. 9 pieces. 9 pieces. Ano yun? 250 fils. 50 pesos. Meron din isa. Ito. Dalawa ito eh. Pero hindi ko lalagay lang. Kasi pang ano. Inabraw din. So ito muna. Tapos konti daw. Ayan. Kasi ito healthy itong ulam na ito eh. Itong malunggay. Healthy yung gulay. Healthy na ulamin. Eh mga anak niyo pa ko pag ulamin nyo ng malunggay. Tawag nila dito wonder vegetable. Napaka healthy. Nakaipar pala yung ano, yung chicken. Napakulato. Tapos ako muna natin hinampot niya. Kasi panalit siya yung bowling point niya. Ayan yun na. Low fire. Sayang na yung tatay. So ayan, binabad mo natin yung malunggay sa tubig. Pero nahugasan ko na yan guys. Banlawan ko na lang ulit mamaya. Isa pa, isa pang hugas. Nakahugas na rin ako, malinis na rin ang kitchen. Yan. So yun na. Natikman na ni Mrs. Masarap na daw. Nilagay ko na rin yung isaw niya. So mamaya na yan. Pakulang lang natin. Saka natin ilagay yan. Tapos yan. Saka natin ilagay yung malunggay.
So nilagay ko na yung liver, saka yung heart. Tinanggal ko rin yung mga may black-black sa gilid kanina, tinanggal ko rin. Meron na naman. Pero konti na lang yan. Lagyan natin ng papaya. Yes. Sabi ni mother, pag nag-cut down ng papaya, medyo malalaki kasi madaling maluto at baka madurog-durog na. So, high fire natin. Yan, hanggasan na rin natin ang ating malugay. Strain na natin. Yan guys. Madalis lang. Yan, lagay mo dyan. Tapos i-shoot mo dito sa strainer. Yan ang sikreto para hindi magkakalat yung malunggay. Yan. So, natin. Ay yung papaya, pupunta sa ilalim. Maluto. Ito na yung chicken natin. Yan, bata pa yung chicken kaya nga mabilis maluto yan. Yan, so ilagay na natin yung ating malunggay. Dahil lalong magpapasa. Guys, check natin. 1, 2, 3. Ooh. Yan na siya guys. Mating fresh na manok. Tinolang manok. Kain na tayo. Yan na siya guys. Yan. Okay, ang favorite ni mami ang buto-buto. Yan. Tapos, lagyan na tayo. Papaya. Ito, Hodge. Hodge naman ay yung leg part. Thigh and leg. Yun naman ang sa aking anak. Ngayon magdadag tayo. Hanapin natin yung leg part. Papaya. Saka naman yung picho, yung breast, tapos ito sa akin. Akin yan. Sa ito yung liver, sa akin yan. Pagawa guys, ano napapansin nyo, dito kami sa kwarto. Ayan. Nagpipiknik kami sa kwarto. Dito kami kumakain, hindi sa sala. Parang ano kasi. Ayan. O mami, unang tikim. Papaya. Papaya. O, kamusta? Nagimas ne! Sausaw ne! Tinola manok ne! Sabawin! Hindi ko alam manungin. Anak ko, panlasa. Salita ka naman, masarap. Yan guys, so enjoy ang dinner. Yan guys. Para kami nagpipiknik guys, yung pati yung kaldero. Yan. Yan. Tapos kanya-kanya kaming bowl. Anak ko. Okay guys. Oh, sige na, thank you ka na mami. Bye-bye na. Bye-bye na. Kain na. Kain na tayo. Kain tayo guys. Paalam na kami guys. Yan. Please like. Support our YouTube channel. Paki-subscribe na rin. Sige, bye-bye guys.